So, hello guys, what's up? Magandang gabi po sa inyo. At sa mga kababayan ko nga po palitin sa Pilipinas po, magandang gabi po sa inyo. At sa ibang bansa na rin po, sa mga kababayan ko po. At sana po nasa mabuting kalagayan po tayong lahat. At bali sa gabi nga itong mga loads, ay repair po natin, ay oven po mga loads. So, ayan. Ay yung oven po kasi mga lodi, hindi po kompleto yung init mga loads dahil yung dalawang heater niya po mga loads, mayroon po problema mga lodi. Alright, so, ayan. Hindi na po tayo paligoy-ligoy pa. Tara, umpisaan po natin. Okay. So, loads. Bale, test po natin mga lodi at para makita nyo po mga loads ang actual na po na okay. Mga loads, hindi kaya po ng ating ano. Okay, palilipat ko lang po ng plug mga loads dahil hindi po kaya ng ating UPS mga load eh. Alright, so yun. So, bali mga loads, dito po si mga loads. Wala na po kasi tayong makita kung alin yung temperature dito mga loads. Pero, ayan, mararamdaman nyo naman mga loads. Ibig sabihin, smooth siya. Ibig sabihin, ito ay ang kanyang temperature po mga loads. So, ay nakakonect po sa thermostat mga loads. Ibig sabihin, dito po ang thermostat mga loads. And ito po yung okay, selector ng kanyang okay, selector ng kanyang heater mga loads. Right. So bago ko siya ininit, loads. Okay, tanggalin muna natin 'to. Okay. Yan. Itaas lang po natin mga lodi yung ating temperature mga loads. Okay, so balintayin lang po natin mga lodi. Okay, so bali mainit na po siya mga loads, pero ang reklamo po kasi sa akin po mga loads, yung sabi po ng ano ng outlet po mga loads, ito po kasi galing sa outlet mga lodi. Yung sabi po nila mga loads, hindi po umiinit sa itaas po mga loads. So yan, kung napapansin nyo mga loads, ayan, pula na po yung heating element niya po sa baba mga lodi, ayan. And sa taas po mga loads, ayan. So, bali hindi po siya magpula mga loads. Okay, at hindi po siya iinit mga loads dahil sira po yung sa taas mga lodi. Ayan, ayan. Sa baba po, ayan. Pula na po siya mga loads. Ibig sabihin, sa itaas po may problema po yung ating heating element mga lodi. So, i-off na po natin mga loads. Okay. So mga loads, ipapakita ko po sa inyo yung pagbalik po natin dito sa ating heating element. Okay, so medyo marami lang po yung kanyang ano, yung kanyang screw mga loads. Okay. Mga ganitong klaseng ano po kasi mga loads, oven toaster po kasi ito mga lodi. Okay, so check natin mga loads. Thank you.
pag-usapan po natin kung natatanggal ba ito. Parang natatanggal, mga lodi. So, gamitan po natin ng Allen key. So, ayan o. Oh. Allen key din pala ito. So, ayan. So, medyo mabagal lang ito, mga lodi. Dahil manual po ang gagamitin po natin dahil Allen key po siya, mga lodi. Yun o. So, sa mga ganitong klaseng ano po si mga lods, itong kasi mga ganitong klaseng appliances ang tawag dito mga lodi, basta yun na yun. So, may mga ano po si sa mga kani-kanilang mga factorya po mga lods, may mga special na gamit po nila na Allen key po, minsan yung tatlo lang po yung side ng ano mga lodi, yung tools na ginagamit nila. So ngayon dito mga lods, meron din po tayo dito na encounter mga lods. Ito din po mga lodi. So yan. Yung tatlo natanggal ko na po ng Allen key mga lods. So mali ito mga lodi. Ibig sabihin special din yung kanyang. Okay. May special tools na po siya na kakailanganin po natin para matanggal yung kanyang screw mga lods. So yan mga lods. So medyo mahirapan po tayo dito mga lodi. Okay. Po, dahil may special tools po siya mga lods, medyo mahirapan po tayo ng konti dito mga lods. Ayoko po kasi, nahilig po kasi ako na sirain yung mga ganitong klase ano pag nahihirapan ako sa pagtanggal mga lodi. Pero ito hindi ko gagawin mga lods. Okay. Yun o. Buti na lang mga lods, nasakto sa kanya po yung ating. Okay. Ito po kasi mga lods, tatlo lang po ang ano nito mga lodi. Ayan, kung napapansin nyo mga lods. So, tatlo lang po. Okay? Hindi po kagaya ng Allen key po. Okay, max. So, yun mga lods. So, ito po yung kanyang ano. Ito po yung dulo ng kanyang heater po. Huwag po natin hawakan mga lods. Kailangan po siguraduhin po natin na natanggal po natin mga lodi yung ating plug. Yun. And yun mga lods, ititest po natin gamit ang ating multimeter mga lods. Okay. Para matest po natin mga lods, so tanggalin po natin yung isang wire mga lodi. Ayan. So natanggal na po natin. Ayan, matest na po natin siya mga lods. Okay, dito po sa kabila mga lods. Okay, bale, nakasiris po ito mga lodi. Yung dalawang heater mga lods. Dalawa po kasi yung heater natin. Ayan, nakasiris po yung dulo niya. At yung itsura niya po mga lodi.
Okay? Hindi malaglag yung akin. So, ganyan po yung dalawang. Okay. Ganyan po yung dalawang ano niya po mga lods sa loob. Okay. Heating element mga lods. So, ito yung isa baluktot na po mga lodi. Ganyan. Okay. So, yung una mga lods, dahil natanggal na po natin yung isa. Okay. Tanggal natin yung isa and yan, itetest po natin yung dulo. Alright. So, yan, napapansin yung mga lodi, may palo po siya mga lods. Alright. So, dito sa kabila. Okay. Tanggalin din natin. So, yung kabila mga lods, wala po siyang palo mga lodi. So, yan. Okay. Dahil nakaseries itong mga lods, pwede naman tayo dito kukuha ng pag-test po natin. Ayan, oh. Wala po siyang palo mga lods. Okay. So, kung dito po natin i-test yung kabilang dulo niya mga lods, wala po siyang palo. Pero pag dito mga lods, oh yan, wala din. And dito, itong isang mga lodi. You know, may palo mga lods. Ibig sabihin, goods itong isa, kaso lang nakabaluktot, and ito, sira itong isa. Ito yung straight mga lods. Okay? Meron mo ako sa dalawang ano dito mga lodi. So, bali ito, hindi pa sunog mga lods dahil bago pa ito, hindi pa nagamit mga lodi. Okay. You know. So, bali ito po kasi mga lods, hindi po ito sa kanyang brand mga lods. Ibang brand po ito, ito kuha ko po sa Pensonic mga lodi. And nagkataon na parehas yung kanyang size. Yan. So, itetest po natin isa-isa yung atin. Okay, pakita ko lang po sa inyo mga lods. Okay, itetest po natin to. Ito yung dulo mga lods, itetest po natin. And ito yung kabilang dulo. So, kung napapansin nyo, ayan mga lods. You know. Okay. Ibig sabihin, goods po yung ating heating element mga lodi. And ito din isa mga lods. Yun. Yun. So, dito po kasi mga lodi, mayro po siya para pang screw mga lods. Okay. Okay, pasok lang po natin sa loob yung ating kamay mga lods para matanggal po natin yung screw niya mga lodi. So, medyo hirap po ako makapwesto mga lods. Okay. Hindi pa natin matanggal basta-basta ng lodi. Dahil sumabog po siya mga lodi. So, yun. So, mga lodi. Ito po isa na nabaluktod na po mga lodi. Okay. At ito may biyak na po. Although, pag itest po natin sa multimeter, okay pa siya mga lodi. Pero, may biyak na po siya mga lodi. Itong isa. Okay. So, itong isa mga lods.
ito po yung kanina na wala na po siyang continuity. Ibig sabihin, sira na po siya mga lodi. Okay. Check natin. You know. Okay, so wala na po talaga ito mga lods. And itong isa, baluktot mga lods, may continuity pa siya mga lodi. Pero hindi na rin siya tatagal dahil, ayan, dahil nabiyak na po siya mga lods. Ayan, nabiyak na po siya. Okay, so ayan mga lodi, ang gagawin po natin. Dito po natin ipapasok. So dito po natin ipapasok yung ating heater. At ito po yung nakaposisyon para sa screw mga lodi. Yun. So yun mga lodi. Medyo hirap po kasi mga lods kung ihaharap ko lang po sa camera mga lods. So, well, basic na naman po talaga ito mga lodi. Ang paglagay ng screw dahil pagtanggal yung mga lods, meron na po siya talaga mga lodi. So, yan. Hindi ko na lang po ipakita sa inyo. Hirap kasi pag hindi natin titignan yung butas mga lodi. Right, so yun. Yan ay mga lods dahil nalagay na po natin. Nalagay na po natin yung ating heater mga lods. So ito bale yung wire pang series po sa dalawang heater po mga lodi. You know. Ano lang po siya mga lods. And dito sa kabila mga lodi. Okay. Dito sa kabila ilagay natin yung dalawang wire mga lodi. Yun. So bale ito po yung ating. Okay. Ito po yung ating thermostat, ito po yung ating selector, and ito po yung ating timer mga lods. Okay, so dalawang heater sa baba din po mga lodi. Right, so yan. So, hindi na po muna natin isirado mga lods. So, grabing init mga lodi. So, bali hindi na po muna natin isirado mga lodi. Titest na po muna natin mga lods. Okay. Ayan mga lods, bali na po, napapansin po ninyo, ayan, naka-on po yung kanyang power and yung kanyang thermostat mga lods. So, estimate na lang po natin mga lodi sa thermostat niya. Alright, so yan. So yan, bali umiinit na po siya mga lods.
Baling yan mga lods, ihintay na lang po natin na magpula po siya mga lods. Bali yan sa baba po, ayan, pula na po siya mga lods. Yan sa itas po, ula pa po mga lods. Okay, nagsisimula pa lang siya. Right, so yan. Yan o. So, bali ayan mga lods. Papansin nyo, yung kanyang heater sa itaas po. Okay? Pula na po siya mga lods. Yan o. Ibig sabihin yan. Okay, lapit po natin ng konti. Yan, pula na po siya mga lods. And sa baba din po, pula na rin po siya mga lods. Ibig sabihin, goods na po yung ating heater mga lods. Eh. Okay, so yan o. Alright, so yan. Alright, so bali, i-off na po natin ito mga lods. Yan na yan. Dahil nakalimutan ko po ipakita kung anong klaseng brand po ito mga lods. So bali, ito po ay ang brand po, Kin po mga lodi, electronic oven po mga lodi. Bali, ito ay brand type ng Kin. So bali, yung kanyang model mga lods. Yan, model. So, 4T25B ang kanyang model. So, yan. So, bali mga lods, natapos na po natin i-repair yung ating oven po. Ayun mga lods, nakita nyo naman po mga lods, yung apat na heater niya po. At nagpula na po siya mga lods. Ibig sabihin, uminit na po yung apat na heater mga lods. So, yun lang mga lods. Bago nga po pala akong magpaalam para sa mga bago nga po pala dito sa channel na ito. Huwag mong kalimutan mag-subscribe po at pindutin yung notification bell sa baba po para lagi ka-updated sa mga susunod na video na ina-upload ko. At hanggang sa muli po, maraming salamat po. Stay safe, stay creative, and God bless you all. And I see you in the next one.